Good morning everyone! Kumusta na po kayo? Friday na po ulit. So, bago po tayo mag-start, babatiin ko po yung mga patuloy na nagsusubaybay po sa ating 6 o'clock habit. Good morning po, Ate Lene Riliera, Ate Jose Paculanay, Ate Beth Centeno de Rosario, Ate Enrica Castillo, Ate Yuli Oiga, Ate Gwen Adap, Ate Lolita Rimas, Ate Nerissa Buensalida Aduca, Ate Feli Aquino, si Jen Tinainan, Ate Weng Ferrer, Myla Tuvera, Arlene Uson, Ate Annabel Pariñas, Jen Teglao, Ate Joanne Galang, at sa lahat po ng gising na panamanood po nating 6 o'clock morning habit, kumusta na po kayo, and God bless you po sa patuloy na pakikinig at panonood po ng ating 6 o'clock habit. Kung meron pa akong hindi nabanggit, next Friday po, babanggitin ko po kayo. So, good morning po sa ating lahat. So, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa umagang to. Thank you so much, Lord, sa buhay, sa bagong buhay, sa bagong kalakasan na patuloy na binibigay niyo po sa amin. Lord, dalangin ko po na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral muli ng iyong banal na salita sa umagang to. Guide niyo po kami, Lord. Bigyan niyo po kami ng wisdom. And dalangin ko na may matutunan po kaming muli sa umagang to. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. So, good morning po. Ang ating title po sa umagang to ay Chased by Hornets. Na-try niyo po ba ang ma-chase ng hornets? Na-try niyo na po bang makagat, mahabol ng bubuyog? So, ito po ay sinulat ni Mark Webb. Ang ating verse po ay sa Deuteronomy 7:20. Moreover, the Lord your God will send the hornet among them until even the survivors who hide from you have perished. At ngayon, padadalhan sila ng Panginoon na inyong Diyos ng mga putakti hanggang sa malipol kahit pa ang mga natitirang nagtatago. Naalala ko, sabi ni Mark Webb, naalala niya nung unang nakakita siya ng bubuyog. Siya po ay 9 or 10 years old. Tapos, nung time na yun na nakita nila yung bubuyog na yun, nandun po sa nest, nasa bahay po mismo ng bubuyog sila. And then, ang ginawa po ng nilang magkapatid, siguro na-curious sila kung ano yung gagawin ng bubuyog kung sakaling magalaw yung bahay ng bubuyog. So, habang naglalaro po sila, binabato po nila yun ng bola, ng bato, ng mga stick, kung ano po yung mahawakan nila, binabato po nila yun. So, araw-araw ginagawa po nila yun kasi nasa backyard lang po nila. And doon din po sa pinaglalaroan po nila. So, isang umaga nagtagumpay sila. Habang binabato po nila yung puno or yung bahay ng mga bubuyog, tinamaan po nila yun. So, ang nangyari, naggalaw yung bahay ng bubuyog. Ang nangyari, nagpulasan yung bubuyog at hinabol sila. So, nagtakbuhan silang dalawa, papasok doon sa bahay nila. Si Mark Webb, nakapasok po siya doon sa bahay niya and yung kapatid niya is naabutan ng bubuyog. So, ang nangyari, nakagat po yung kapatid niya. Ang pagkakagat po ng bubuyog na halos hindi na mabuka nung kapatid niya yung kanyang mga mata ay naging dahilan na simula noon hindi na sila gumagalaw ng bahay ng bubuyog, hindi na nila ginagalaw yung binabato yung bahay ng bubuyog simula nung nakagat po yung kapatid ni Mark Webb. Naalala ko po yung nanay ko kasi may garden po kami dito sa labas po ng bahay namin. So, tuwing umaga po, nagagarden po siya. Yung pong ginagawa niya, pagkagising niya, pinupuntahan niya yung mga halaman niya, nag-chine-check niya kung may mga dahon na nalalanta na, tinatanggal niya, tapos kinakausap niya po yung mga bulaklak. So, nangyari isang umaga, nakita ko po siya tumatakbo, papunta po doon sa kusina namin, doon sa lababo, tapos aray, ang sakit, naghihilamos po siya.
Yun pala, nakagat na po siya ng bubuyog. So, nakita ko yung mata ng nanay ko talagang namamaga. And ang sakit daw po. Hindi ko pa po na-try makagat ng bubuyog, pero nung nakita ko yung itsura ng nanay ko, ramdam ko yung sakit kasi namaga talaga yung mata niya. Namula po yung mata niya. And minsan nagbabasa ng Bible si Mark Webb. Nabasa niya, pangako ng Diyos sa mga Israelita nung gumamit ito ng bubuyog para itaboy ang mga kalaban. At naalala niya yung nangyari sa kanila nung siya ay hinabol din ng bubuyog. Ganon din ang mga Amorites nung nagpadala ang Diyos ng bubuyog. Sabi doon, hanggang malipol sila, kahit yung mga natitirang nagtatago, malilipol. So sa verse po natin, di ba? Nung nagpadala po ng bubuyog ang Panginoon para sa Amorites, sabi niya, hanggang sa malipol, kahit pa ang mga natitirang nagtatago. So, yung mga hari, pati yung mga tao na mga Amorites ay pinatay sila sa pamagitan ko ng bubuyog. So, parang may direksyon yung mga bubuyog at alam nila kung sino yung mga ahabulin at siguradong walang po silang ligtas. So, nakakatakot ano, yung mamatay ka sa pamagitan lang ng kagat ng mga bubuyog at saka hindi lang isa yung kakagat sa'yo. Talagang libo-libo siguro, every part ng katawan mo may kagat po ng bubuyog. And patuloy po na pinaalala sa atin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Kung paano sila niligtas sa mga Amoreo and kung saan nga pinahabol ng Diyos ang mga Amoreo sa mga bubuyog. So, sa Joshua 24:13, binigyan ko kayo ng lupaing hindi nyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ginawa ng Diyos ang lahat dahil sa pagmamahal niya sa atin. So mga Israelites noon, no? Dahil sa ang mga Amorayo ay yun nga, yung may mga lupain silang magaganda, may mga uba sila, mga olive tree na mga tanim. Pero yung mga Israelites, sila yung nakinabang, nagkaroon sila ng mga lupa, mga tirahan ng mga ganda, at mga pagkain na hindi sila yung nagtanim. So, nakaka-amaze po yung pangako sa kanila ng Panginoon, na sinabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyong lupain niya yan. And lahat ng mga plano niya, pagtitingnan mo yung mga bagay na ginagamit ng Diyos, no? Bubuyog. Sa pamagitan lang ng bubuyog, natupad yung mga plano niya na ang Israelita na ang titira doon sa lugar ng mga Amorites. So hanggang ngayon, makikita natin yung pagpapala sa atin ng ating Panginoon sa mga buhay natin na siya yung patuloy na nagpo-provide at nagliligtas sa atin. Nagpo-provide sa lahat ng ating mga kailangan at nagliligtas sa atin every time na pwede tayong mapahamak. So yung mga hornets ay isang paraan na ginamit ng Diyos at para maipaalala sa atin na ang kanyang mga salita ay totoo at saka tapat at para sa mga mahal at pinahalagahan niya na kagaya nating kanyang mga anak. So, dalangin ko na may natutunan po tayo sa umagang to na ang mga pangako ng Panginoon ay patuloy nating panghawakan at alam natin na ang mga pangako na binibitaw ng Panginoon ay hindi yun mapapako. Mga pangako na pwede nating panghawakan habang tayo ay nabubuhay. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa natutunan namin sa umagang to. Lord, salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Salamat po sa pagpo-provide at pag-iingat mo sa amin sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Lord, hindi mo kami iniiwan. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Salamat ng maraming, Lord. Guide niyo po kami, Lord, sa umagang to. And protektahan niyo po kami sa anumang kapahamakan, disgrasya, at anumang pong sakuna. Ganun niyo po ang lahat ng malami sa buhay. And i-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, na gising na,
bless niyo po ang bawat isa, Lord, at dalangin ko na may natutunan po kami sa umaga ito. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray, amen. So, thank you, Lord. It's Friday. Patuloy po tayong manood ng ating 8 o'clock habit mamayang gabi po hanggang Saturday po. Meron po tayo ng Balena Family. Tapos, every Saturdays po, meron po tayong kids ministry or Bible True Stories from 10 to 11 a.m. Pasalihin po natin yung mga anak natin. Napaka, ang aganda po ng mga kwentong pinag-aaralan po nila. And Sunday po, meron po tayong worship service ng 9 to 11 a.m. Magsimba po tayo, or kung hindi man po tayo makapagsimba, pwede po tayong manood ng live. Tuloy-tuloy pa rin po yung live po ng Sunday service po natin. And sa hapon po, meron po tayong pag-aaral po ng Book of Genesis ng 3 to 4:30 p.m. po. Kung available po kayo, mag-join po tayo. And men's fellowship po ng Sunday 5 to 6 p.m. And sa Alab Youth po, meron po tayong every second and fourth Sundays from 12 p.m. to 3 p.m. po. So, dalangin ko na tuloy-tuloy pa rin po tayong manood, mag-share ng ating mga devotion para po meron pong ma-reach yung ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron po tayong maabot sa mga salita ng Diyos. And dalangin ko na ang mga nanonood ay patuloy na i-bless ng Panginoon, and ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Maraming salamat po. Thank you, Lord. It's Friday. God bless you all. Have a nice day.